Mga layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Pangalawa, nakapagbibigay ng halimbawa ng bansa. Pangatlo, naiisa-isa ang mga katangian ng bansa. Pang-apat, nabubuo ang kahulugan ng bansa. Panlima, naipaliliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. Ano ang kahulugan ng bansa? Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na mayroong sariling pamahalaan, naninirahan dito ang mga pangkat ng tao na may magkakatulad na lahi, kasaysayan, kultura, tradisyon, at wika. Mayroong iba't ibang uri ng bansa ayon sa kalupaan, ito ay ang isla, kapuluan o archipelago, tangway o peninsula, at mainland. Isla. Ito ay binubuo ng isang pulo lamang, halimbawa nito ay Taiwan at Sri Lanka. Kapuluan o archipelago. Ito ay binubuo ng iba't ibang pulo, halimbawa nito ay Indonesia at New Zealand. Tangway o peninsula. Ito ay bansang may bahaging na palilibutan ng tubig na nakakabit sa higit na malaking lupa, halimbawa nito ay India at Portugal. Mainland. Tinatawag na mainland ang bansang nasasakupan ng kontinenteng kinabibilangan ang buong kalupaan nito, halimbawa nito ay China at Hungary. Ano ang mga katangian ng isang bansa? Ang bansa ay may tiyak na teritoryo. Ito ang lupang nasasakupan at tinitirhan ng mga mamamayan, pinakikinabangan nila ang mga likas-yaman mula sa mga anyong lupa, anyong tubig, at himpapawid. Ang bansa ay may mga mamamayan, sila ang mga taong naninirahan sa bansa, itinuturing silang pinakamahalagang yaman ng bansa dahil sila ang nangangalaga rito. Ang bansa ay may pamahalaan, ito ay isang sistemang pampulitika na nagpapatupad ng mga batas at mga kautusan upang panatag na makapamuhay ang mga mamamayan. Ang bansa ay may soberanya, ito ang ganap na kapangyarihan ng bansa na magpatupad ng mga batas ng hindi na panghihimasukan ng ibang bansa. Ang bansa ay may pagkakakilanlan, ang mga mamamayan ay may magkakatulad na lahi, kasaysayan, kultura, tradisyon, at wika. Maituturing bang bansa ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang bansa dahil taglay nito ang mga nabanggit na katangian, mayroon itong tiyak na teritoryo, mamamayan, pamahalaan, soberanya, at pagkakakilanlan. Subukin natin. Kaya mo bang magbigay ng mga halimbawa ng bansa na nabanggit sa video? Taiwan, Sri Lanka, Indonesia, New Zealand, India, Portugal, China, Hungary. Ano ang apat na uri ng bansa ayon sa kalupaan? Isla, kapuluan o archipelago, tangway o peninsula, mainland. Ano ang limang katangian ng isang bansa? May tiyak na teritoryo, may mga mamamayan, may pamahalaan, may soberanya, may pagkakakilanlan. Pagbubuod. Una, ang Pilipinas ay isang bansa, mayroon itong tiyak na teritoryo, mamamayan, pamahalaan, soberanya, at sariling pagkakakilanlan. Pangalawa, ang Pilipinas ay itinuturing na kapuluan o archipelago dahil ito ay binubuo ng mahigit 7,600 na mga pulo. Pangatlo, ang mga bansa ay nauuri ayon sa kalupaan nito, maaari itong maging isla,
kapuluan o arkipelago, tangway o peninsula, o mainland.